Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang dulang Filipino sa panahon ng katutubo. Pagkatapos ninyong panoorin ang videong ito, ay inaasahang natutukoy ninyo ang iba't ibang dulang Filipino sa panahon ng katutubo. Simulan na natin. Ang mga katutubo noon bago dumating ang mga Kastila, bagamat hindi pa nakikilala ang katawagang dula, ay may ginagawa ng pagtatanghal. Ang pagtatanghal nilang ginagawa ay patula, paawit at pasayaw. Hindi nga lamang sa tanghalan kundi sa liwasan ng kanilang bayan, sa bahay ng kanilang pinunong raha o sa baku-bakuran ng kanilang kapitbahay o sa sarili nilang pataniman. Nagsimula ang pagpapalabas nilang ito sa kanila na ring mga ritual at seremonyang ginagawa tuwing may okasyon, tulad ng anihan o pagtatanim o sa mga karaniwang gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nakapaloob sa makatuwid sa kanilang mga dalangin sa mga unang galaw, awit at salita ang una nilang dula-dulaan. Bukod dito, nagkaugat ang kanilang dula sa pagbibigay nila ng papuri sa kanilang mga anito, sa kanilang pagtatagayan ng tuba sa sandaling may kasiyahan, sa kanilang pananapatan sa bahay ng kanilang nililiyag at iba pa. Kung pakauugatin klas, ang isa pang pinagmula ng dulang Pilipino ay ang kanilang larong bugtungan at palaisipan na ginagamitan ng mga pananalitang matatalinghaga. Umunlad ang kaisipang katutubo hanggang ang dating laro-laro sa pagtatalinghagaan ay naging pagtatalong patula, tulad ng karagatan. Ang karagatan class ayon kay JC Balmaceda ay isang larong may paligsahan sa tula. Ang pangalan ng laro, karagatan, ay galing daw sa alamat ng singsing ng isang dalagang nahulog sa gitna ng dagat. At ang binatang makakakuha ay isang pagkakalooban ng gintong granada, ng pag-ibig ng dalagang nawalan. Kaya't ang karaniwang simula ng laro ay ganito. Karagatang ito'y kahit na malalim pangangahasan kung aking lusungin, gustong bait ninyo ang titimbulanin na inaasahang sasagip sa akin. Yan ay ayon kay Panganiban ng 1954. O kaya'y karagatang ito'y oo nga't mababaw, mahirap lusungin nang hindi maalam. Kaya kung sakaling ako'y masawi man, kamay mong sasagip yaong hinihintay. Ayon naman yan kay Balmaceda ng 1938. Karaniwan ay pinahahayag ang larong ito ng isang namumuno sa pamamagitan ng tula na nagsasaad ng sanhi ng gayong masayang pagtitipon. Ang isang lumbo o tabo na may tandang puti ay paiikutin at ang matapatan ng tanda sa pagtigil ng tabong umiikot ay siyang may tungkuling maunang lumusong sa dagat upang siya'y humanap ng nawawalang singsing. Ihahandog niya ang singsing sa dalagang kanyang napupusuan pagkatapos niyang bumigkas ng tula. Ang dalagang mapipili ay tutularin bago niya tanggapin ang singsing. Sa paghahandog at pangtanggap pa lamang ay nagkakahasaan na ang binata at dalaga sa kaniyang nalalaman. Ang karagatan class ay patulang salaysay na may apat na taludod sa bawat saknong na nagkakatugma. Ang layunin nito ay magpakinisan sa pagtula, pagandahan ng palaisipan at pataasan ng mga talinghaga. Ang isa pang pinakaugat ng dulang Pilipino noong katutubong panahon ay ang tagayan. Ayon rin kay JC Balmaceda ng 1938, ito ay isa sa mga dulang panlipunan. Na ayon naman kay E. Arsenio Manuel
sa kanyang Tayabas Tagalog Awit Fragments from Quezon Province ng 1958, ito'y isa sa pinakatampok sa awitan sa mga pagtitipon ng mga katutubong taga-Tayabas at ayon sa kanya, "The cup of wine is placed on the head or carried on the bent arm by skillful dancers, just deposited in a pattern held by the hand. Lady singers toy with a cup on their head while dancing and take it down to offer men or women of their attraction. This is commonly done during wedding celebrations to collect gifts." Hindi lamang klas mga Tagalog ang may kaugaliang ganito na sadyang madula. Ang mga Muslim ay mayroon din. Ito ang tinatawag nilang sayatan. Ayon kina Consolacion P. Sauco at iba pa, noong Panitikan 1978, ang bayok o embayoka ay karaniwang sinusundan ng isang laro ng panyo na tinatawag na sayatan. Ang sayaw ay ginagampanan ng mga binata at mga dalaga. Nahati sila sa dalawang pangkat. Ang kadalagahan ay tutungo sa isang sulok ng tanghalan. Nagsisimula ang sayaw sa pamamagitan ng pambunga na talumpati ng pinuno ng pamayanan o komodidad o kaya ng may-ari ng bahay na pinagdarausan ng kasayahan. Ang may bahay ay hihingi ng pahintulot na pasimula na ang sayaw. Ito'y ipahahayag ng patula. Matapos ibigay ng mga panauhin ang pahintulot at tutungo siya sa sulok na kinaroroonan ng kalalakihan. Magsisimula siyang magsalita ng patula sa mga binata habang sumasayaw ng paligid-ligid sa mga iyon. Pagkatapos ng kanyang pagsayaw ay ipapatong sa balikat ng isang binata ang isang panyo. Tutunguhin naman niya ang sulok na kinaroroonan ng kadalagahan at ipapatong niya ang isang panyo sa balikat o kaya'y sa ulo ng isang dalaga. Ito ay isang kaugalian na ang binata at ang dalagang pinatungan ng panyo sa balikat ay pag-iisahing palad. Bukod sa aking mga nabanggit ng mga halimbawa ng mga sinaunang ugat ng dula, ay marami pang ibang kaugalian ang mga Pilipino na kanilang malimit noong ganapin bilang pagpapakita o pagtatanghal. Muli, ang mga halimbawa ng dulang Filipino sa panahon ng katutubo ay ang karagatan, ang tagayan at ang sayatan. Inaasahan kong may natutunan kayo sa maikling videong ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!